naman sa lahat. May request everyone to please stand. Are you ready to worship our living God? Pakitapik ang imuhang katapad, Ignacia, musayaw ka karun. Mukanda ka karun. Are you ready to lift your voices to the King of Kings and the Lord of Lords? Amen! Woo! Let's worship the Lord! This church believes in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah! Are you ready to sing the name of Jesus? Are you ready to lift your voices? Sing up! Shout it out, yeah. Lift your voices. God is fighting for us, pushing.
Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. The name of Jesus is healing. The name of Jesus has power. The name of Jesus is high. There's something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. The name of Jesus brings healing. The name of Jesus brings healing. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is higher above all things. Oh, the name of Jesus is victory. The name of Jesus is victory. Jesus has saved me. The name of Jesus is higher above all things. Oh, there's just something about His name. There's just something about the name of Jesus. Jesus, no other.
God, be exalted in this place. Ang imo lang yun nga ngalan, Lord, among gidayig, ang among gina-exalt, among gina-honor, Father, in this place. We worship you, God, in spirit and in truth. Father God, be exalted. There's no other name like Jesus. Lord, be with us today as we once again we listen to your word. Lord God, our Father, bless, Lord, every person present here today at every family represented here today. Lord, touch our hearts. Comfort us, Lord, that you are in the heavens and you are in control and you love your people, Father.
You are taking care of your people because you are a loving God. Lord God, we intercede for our country. Lord, bless the Philippines. Bless, Lord, our city. Bless, Lord, we also, Lord, interceding today sa USA. Merong nangyari doon, O God. Lord, thank you na hindi successful, Lord, ang nangyari. And Lord, we pray because the USA is the superpower in our days. We pray, God, that you are the one in control of that country because that country affects, Lord, the world. Lord God, Father, we pray for our first-timers that you have invited today. Mahal namin sila at masaya kami ngayon na na-invite namin sila. Alam namin, Lord, walang aksidente sa iyo at meron ka pong word para sa aming lahat ngayon. Father, be exalted. We honor you and we love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, worship team. No? Na-bless pa kayo sa worship time natin? Amen. No? So welcome sa lahat. Kung first time kayo ngayon dyan sa second floor, can you raise your hand? Kaway-kaway ang mga first timers dyan. Meron ba dyan? Sa second floor? Meron ba? Yeah, welcome. 1, 2. No? Dito na side? 3. Okay, meron din dito na side. Okay, meron din. So, 4 sa taas. Dito naman sa baba. Meron mga first timers dito. Can you raise your hand? I-move nyo konti para mapansin, no? Meron pa ba dito? Meron bang, meron sa likod, no? What else? Sino pa? 1, 2, 3. Marami rin pala, 4 ang nakita ko. Pero nakita kayo ni Lord. Amen. Welcome kayo, masaya kami dito. Kung meron kaming bagong mga kilala, pasinsa kayo sa Tagalog. Kasi outdated ng Tagalog ni Duterte. Okay, umpisa tayo, no? Okay. Last series natin about what? Na-remember niyo pa? Pinag-usapan natin sa last series. It's about eschatology. No? Eschatology, the study of end times or mga end times prophecy. Ano ang mangyari one day? No? At alam natin that the plan of God ultimately is to live with us. Kunin tayo lahat ni Lord. Excited kayo? Ang tanong, no? Ang importanteng tanong is, kasama ba tayong lahat? Amen? Kasama ka ba? Maraming simbahan sa Pilipinas and they are called Christians. Ang tanong, kasama ba ang lahat? Amen? Ang ganda ng heaven. Na-excite ba kayo sa series natin last time? Diba? Ang ganda ng heaven. Gold ang daan. Precious stones, pearly gates. Isang gate, malaking pearl. At the walls and the foundations. Siyempre, lalo na kung actual na talaga, nandun na tayo. Sinong gusto mauna? In God's time. Diba? In God's time. Hindi tayo takot. Pero in God's time, si Lord lahat ang nakakaalam. Sabi ng 1 Corinthians 2:9, no eye has seen. Okay, no ear has heard. No mind has conceived what God has prepared for those who love Him. So, hindi daw natin totally ma-imagine ang mga preparation na ginawa ni Lord. Ang lahat na surprises na gi-prepare ni Lord para sa kanyang mga anak. Pero alam natin magandang-maganda ang heaven. No, yun ngang pamilya natin, loved one natin kung mag-prepare, the best na, lalo na si Lord ang mag-prepare. Amen. Okay. So, ito yung malungkot. The truth is, may mga tao na akala nila kasama sila sa totoong simbahan or true church. Pero may mga taong naloko talaga. It is sad but it is true. Amen. Naloko, mali ang church, false or fake ang kanilang simbahan, and sure, talagang demonic.
Sabi nga ni Pastor Loloy last time, pag hindi totoo, hindi ka makapunta ng heaven. Ibig sabihin, demonic siya na grupo. It's a deception. Amen? So, kailangan, we must be sure. Sabihan mo yung katabi mo, pag sure. No? Kinahanglan sure ta. Sure tayo dapat. Ano yung totoo at living na simbahan? Kaya ang title natin ngayon is Year of Transition, the True and Living Church of Jesus Christ. True. Totoo. Hindi fake. Di ba? At living, buhay. Because our God is the God of the living. Amen? He is not the God of those who are dead, but He is the God of the living. Living. So, nabiktima ka na ba ng fake? Sino ang nabiktima na? Hindi pala totoo. Okay? Umasa ka. Hindi pala true. Masakit ma-scam. Di ba? Marami nang na-scam. Amen. Pero ang katotohanan, merong fake, merong hindi totoo. Sabi ng Matthew 7:21, si Jesus mismo ang nagsabi nito. Sabi dito, not all people who sound religious are really godly. May religion, pero hindi kay Lord, hindi godly. Makita mo yung religion lang, hindi nagbabago ang buhay, hindi godly ang buhay. Diba? They may refer to me as Lord, but they still won't enter. Hindi makapunta sa heaven where God is. The decisive issue is whether they obey my Father in heaven. Align ba tayo kay Lord? Or religion lang talaga, malayo kay Lord? Okay? On judgment day, sabi ni Jesus, many will tell me, Lord, Lord, we prophesied, or they preached. Ginamention nila si Jesus, but in your name, and cast out demons in your name, and perform many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. So sad, di ba? Malungkot na katotohanan. Go away. The thing you did were unauthorized. Hindi galing kay Lord. Mali. Pike. Okay? It's so sad. Kaya kailangan tayo mag-ingat. Maraming religion na mali, kulto, false. In short, we are being deceived by Satan. There's only one truth. Jesus. Amen? Jesus is the way, the truth, and the life. Only in Jesus can we have eternal life. Amen. Maraming church, they are not true and living church of Jesus. Sabi nga dito, I never knew you. So ano ba ang simbahan? What is the church? Sabi ni Merriam Dictionary, no, kanyang definition ito, no, it's a building. That's why we call this a church facility. No, sabi na, ang sanang church yun nandun, referring to the building. It can also refer to a group of Christian believers with the same beliefs. Anong church nila? Ganito sila, no? Ganito ang pangalan ng kanilang grupo. Or it refers to a denomination just like Baptist, Methodist, Alliance, no? At tayo, ano tayo? CCFI. Alam niyo ba ang meaning ng CCFI? Joke lang. Christian Church Fellowship International, okay? Pero paano ba ang pag-define sa Bible kung ano ang church? No, biblical definition of a church in the Bible. From the word ecclesia. Ecclesia, which means the called out ones. Sa ato pa, mga selected ones. Okay? A group of people who had been called out of the world and set apart for the Lord. So ang mga anak pala ni Lord, called out of the world, kaya hindi na magiging worldly, binabago ni Lord every single day, okay? Dahil we are being set apart for the Lord. We are destined to be with God forever. And then, a group of people who know Christ, the bride of Christ. The bride of Christ, kaya buhay. Diba? Bride. Buhay ang mga bride. Diba? Masaya ang mga bride pag kinakasal. Kayo ba? Masaya kayo na bride of Christ kayo? Amen. And the other word for church is the body of Christ. A phrase common in the New Testament metaphor for church. At ang meaning dyan, all those who are truly saved.
ang totoong definition ng church, only those who are truly saved. At pag-usapan natin, pinapag-usapan natin yan halos every single Sunday kung paano ma-save. Tama ba? So kailangan alam natin ito kung paano ma-truly save. Kasi sila lang talaga ang totoong kasama ng church. A group may be called, ang grupo pwedeng tawagin church, pero kung mali, peke siya, in truth, hindi siya truly saved, so hindi talaga siya Church of Jesus Christ. True and living Church of Jesus Christ. Amen? Kaya, so sad, but we have to be careful. Amen? So, sabi nga ang church, ang ginagamit rin ni Lord to do His work on earth. No, when He ascended back to heaven, sabi dito, Christ continues His work in the world through those He has redeemed. Tayo, the church, mga anak ni Lord, gagamitin ni Lord for purposes, for a purpose. Amen? What is our purpose? Loving God and loving people. To demonstrate the love of God, ang simbahan ang ginagamit ni Lord. Okay? Ang simbahan ang ginagamit ni Lord. Sabi dito, we will never change the world by going to church. We will change the world by being the church, a true and living church. Now, by doing our role, in history, kung tingnan natin sa history, ano ang nagawa ng mga Christians? Christians are famous for kanang Christians, the church is becoming tawag dito, a world changer. In history, the church built yung mga hospitals, libre pa, di ba? Christians are known for that. Schools, okay, orphanages, a force for righteous government, ang church din. Maraming nangyaring pagbabago sa mundo throughout history dahil sa presence ng mga simbahan at evangelism. No, sharing the gospel. So truly, church is a world changer. Binabago ang world, ang mundo. Through the church, ginagamit ang church ni Lord to change the world. So what is, ano ang true and living church or the body of Christ that can change the world according to Paul sa kanyang mga sulat? No? Sa kanyang mga sulat. Okay, I will just use 4 verses. Galing sa sulat ni Paul, proving na pag ang church, ano, proving that the church is being used by God to change the world. Number one is in Colossians 1:18. Christ is the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So He is first in everything. No? A church can change the world when Jesus is the head. When Christ is the truly, siya talaga ang head, no? Ibig sabihin, ang church that is Jesus ang head, lahat ng ginagawa natin, ang ating mga decision making, ang ating authority, lahat ng ating ginagawa ay guided ni Lord. Okay? He is first in everything. Kung ano ang nakasulat sa Bible, dahil siya ang head, sinusunod ng body. Ang head ang nag-lead, ang body sumusunod, ang church ang body. So we follow and obey Jesus. Amen? And because Jesus rose from the grave and went back to heaven, the church also will follow kasi nandoon na ang body natin. Amen? Rapture ready ka ba? No, sabi ni Tora kanina ba yun? No, rapture ready ka ba? Ang totoong church ay saved. Ang totoong church ay rapture ready. Amen. Amen. Another verse in Ephesians 1:23. The church is His body. It is filled by Christ who fills everything everywhere with His presence. A true living church is filled with Christ. Puno daw kay Christ. Ang church individually and corporately, no, is filled by Christ, the Holy Spirit. Okay? And because of the Holy Spirit, the church can attempt
daghan nga mga butang, daghan ang church nga mahimo because of the power of the Holy Spirit. Di ba? We can attempt great things for God because the present because of the presence of the Holy Spirit inside us. Amen. Sabihan mo yung sarili mo, this body, the Holy Spirit is inside. Amen. The Holy Spirit is inside your body. Do not forget that. And because of that, you can attempt great things for God. Amen. Another verse in 1 Corinthians 12:27. Now you are the body of Christ and members individually. No, we are members in we are individual members, different roles, talents, but we are working together and functioning as one body. Meron tayong unity. We are working together in unity. Amen. No? Sa itong good example is this worship service. Meron tayong worship team. Meron tayong ushers. Meron tayong martial sa labas. May technical sa sound and video. May mga preachers. May nasa assigned sa kids ministry. May SOL 1, 2, 3. May naglilid ng life group. Circle of Friends Ministry, Evangelism. Diba? We are many, but we are functioning as one body. Amen? May unity ba tayo? Kayo sa LG nyo, may unity ba? And, minsan hindi tayo perfect, no? Minsan may mga misunderstanding, but you can forgive and reconcile. Amen? Amen. Hindi tayo perfect. Conflict can happen, but we can forgive and reconcile and continue to love each other. Amen. Amen. We have unity. Unity does not mean absence of conflict or disagreement. No, we can disagree. Okay, in some things, but we can still reconcile, forgive, and love each other. Amen. Another verse, the last, Romans 12:5. So we are being many as one body in Christ and individually members of one another. Meaning we are connected and we care for each other. Amen? Are you connected? Wi-Fi ka ba? Dahil malakas ang connection mo? Amen. So yan, sample lang yan, apat na verses. Kung ano yung church na mayroong mangyayari. Powerful. Kasi si Jesus ang head. Number one, the presence of God. We are filled by the Holy Spirit and we are united and we are connected. Amen. We can work together for God's glory and purposes. Amen. Pero tingnan natin kung anong klase. Maraming simbahan nagki-claim na kami at talaga ang original kasi we can trace our leaders back to the first century. Is that true? Amen. Is that true? Tingnan natin kung ano yung true and living church. Based on what is being mentioned sa first century Christian in the book of Acts. What the early church looked like and what kind of church were they? Anong klaseng simbahan sila? No? At dito natin ibase kung ano yung totoo at buhay na simbahan. Amen. So ang text natin nasa Acts 2:42 hanggang 47. Pero dahil mahaba ito, no, ginawa natin part 1 ngayong araw, part 1, next Sunday naman yung part 2. So ngayong araw, isang verse lang sa Acts 2:42. May 3 points dito, may 3 descriptions kung ano yung totoong church dito sa Acts 2:42. And then sa Acts 2:43 to 47 naman, na pag-usapan natin next Sunday, may 4, so 7 all in all. Okay, so Acts 2:42. Pwede tayo lahat magbasa? Acts 2:42. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. Amen. So yan lang. 3 points for this afternoon. Tatlo. So the first one is devoted to biblical teaching. Okay? Devoted to biblical teaching. Slide.
Devoted to biblical teaching. That's the first one. Devoted means strong love or loyalty. At saan tayo devoted? Sa biblical teaching. Okay? Sa Bible. Okay? Sabi nga ni Tora kaninang umaga, dahil siya kaninang umaga, pag nagbasa tayo ng Bible, we recommend na umpisahan natin sa New Testament. And then, bago tayo bumalik sa Old Testament. Why? Because sa New Testament, maintindihan natin na it is a fulfillment of God's promises. Kung ano yung sinabi ng Old Testament na nangyari sa New Testament. So for better understanding, unahin natin ang New Testament bago bumalik sa Old Testament. Okay? So devoted themselves to apostles' teaching. Walang grupo, of course, mag-admit na mali kami. Meron na ba kayong nagsabi, kami talaga ang mali? O kayo ang tama? O sabihin talaga nila, kami ang tama, kayo ang mali, di ba? So tingnan natin kung ano ang tinuturo ng church. Kung ang tinuturo ba ng church is aligned to the Bible. Amen? Aligned to the Bible. So hindi natin sabihin na kami ang tama dahil yung leaders namin matrace sa first century. Ang tanong, aligned ba sa Bible? Amen? Aligned ba sa Bible ang mga doctrines at tinuturo? Okay? Itong mga biblical teaching, tinuro ito, ang kanilang tinuturo ay galing kay Jesus, tinuro sa kanila, then sinulat nila in the Bible, and today we have the Bible. Amen? We have the Bible. So the Bible is the Word of God. Protected talaga. Ito talaga ang infallible. Ang totoong infallible is the Bible. Minsan, ang mga Christians, ang mga interpreters, hindi tayo perfect. Kaya minsan sa interpretation, nagkakamali. Amen? Dahil hindi tayo perfect, nagkakamali tayo sa interpretation. Pero the Bible in itself is infallible. Dahil galing kay Lord, hindi nagkakamali. Amen? Amen. So, number one, itong sinasabi na sola scriptura. Or scripture alone. No? Sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So that, ano daw? The man of God. Katabi mo, the man of God yan. No? Lahat na Christian, totoong Christian, are men of God. Amen? Man of God yan. Okay? May be thoroughly equipped for every good work. So kailangan pala tayo magbasa talaga para ma-equip tayo for every good work. Tama? Do not, minsan tayo mahilig, lalo na in this generation, mahilig tayo makinig sa mga YouTube. Di ba? At minsan maganda pakinggan yung mga nababasa, naririnig natin sa YouTube. But i-check nyo palagi yung nagustuhan nyo ba na linya galing sa YouTube, sa isang preacher, itanong nyo kung align sa scripture. Amen? I-check nyo palagi kung align sa scriptures. Kasi minsan, maganda pakinggan, pero hindi totoo as far as scriptures is concerned. Diyan tayo minsan nadideceive. Diba? Nadideceive tayo pag walang biblical or scriptural basis. Kaya tanungin nyo, saan ang basihan? Saan sa scripture, saan sa Bible ang inyong nagustuhan. Amen. So, maraming Christian denominations. But as long as we agree on these five essentials, we are all one true and living church. Itong pinaka-major lima na kailangan align tayo, ito yung tawag na mga essentials in the Bible. Hindi pwedeng iba ang ating interpretation. Kasi kung mag-iba tayo dito sa lima, ibang grupo na tayo. We cannot unite. Okay? Five essentials. Pwede nyo i-take note. No? I-take note itong five essentials. Mga essentials to a one, true, and living church. Number one, the first essential is one God who exists in three persons. Ibig sabihin, God the Father is God.
Jesus Christ, the Son of God, is also God. And the Holy Spirit is also God. One God in three persons. Amen? Walang oneness. Okay? One God in three persons. Number two, the virgin birth of Jesus. Jesus was born na walang sinful nature mula sa kanyang parents. Mula kay Joseph, mula kay Mary, walang napasa na traits galing sa kanila. Because yung Holy Spirit nilagay lang sa tiyan, ginamit lang ang womb ni Mary. Okay? No sinful nature. Virgin birth. And then, in his life, he led a sinless life. Wala talaga, hindi nagkamali si Jesus, niminsan. Okay? Sinless life. And he died for our sins, perfect, and was resurrected from the dead. Totoo ang kanyang resurrection. Okay? Number three, Jesus is the only way of salvation. Hindi yung taga-Davao. Hindi kailangan ang pirma niya. No? Or any other person. Or any other saint. Walang pipirma, si Jesus lang. He is the only way of salvation. Okay? He is the only mediator and the only intercessor. There is no intercessor na patay na mag-intercede pa. Not your parents, no one na namatay na then mag-intercede for us. Si Jesus lang because He died but He rose again. He's alive. Amen? He can intercede for us. He is the only intercessor. At lahat ng mga buhay, pwedeng mag-intercede. Amen? Amen. Number four, salvation is received by grace through faith in Christ alone. Gracia gyud. Walay work nga requirement. Dili kinahanglan himuon pa nimo ni, kinahanglan magpabaptize pa ka or mag-take ang communion para ma-save ka. No. It is only achieved. No? By grace, gracia, through faith. Of course, when we have faith in Jesus, the next part is magpabaptize ta, the first act of obedience. Amen? Pero dili siya requirement to salvation. It is a proof of salvation na willing ka na magpabaptize because nasave ka na because of your faith. Amen? Paro ba? And then, number five, there is eternal heaven awaiting for those who trust Jesus and eternal hell for those who reject. Walang gitna. Walang purgatory. Amen? Walang purgatory. That's why when we are alive, we have to decide to receive Jesus, accept Him as Lord and personal Savior, and salvation happens now while we are alive. When we are dead, no? If we are saved, then we are saved. If we are not saved, then we are hopeless. Amen? That's the truth of the Bible. Kahit basahin natin pa ulit-ulit, five basic essentials of true faith. Dito lahat ng mga Christian churches align. Walang ano dito. Walang pwede umalis. Pag wala ka sa lima, then fake. Walang salvation. Ito yung lamina na essential. Essential meaning, hindi pwede mag-compromise dito sa lima. Non-negotiable. Pero all others, teaching, mag-speak in tongues man ka o dili ka mag-speak in tongues, wala sa essential, di ba? Dili nato i-condemn ko tong dili mag-speak in tongues. No? Kauban gihapon nato sila. Unsa pa ang uban ng mga doctrine? Water baptism? Type of baptism? No? Importante siya pero dili siya appeal sa essential. Kung makatake ang communion o dili siya appeal sa essential, di ba? Pero maayog yun po nga mag-celebrate ta kay it is a command. No? Ang communion gihatag ni Lord para i-remember nato ang iyang sacrifice dito sa cross. It is still important but not among the essentials. Amen? Sabi nga na Rupertus Mildinius, ito yung sabi niya, in essentials, kailangan unity. No? Pareho tayo. In non-essentials, liberty. Ayaw-awaya.
sa mga non-essentials. Ayaw mo pangaway. Dili kinahanglan ta mag-away ta sa non-essentials. Pero sa essential, kinahanglan pareho ta. Amen? And then in all things, charity. Okay? Amen. Or charity or love. Love people. We love the lost. No, we show love to them. Lalo na hindi pa nila alam. Amen? Amen. So that's the first one. Scripture alone. Lahat na tinuturo natin importante align sa scripture. No, nasa Bible lahat. Okay? There are traditions that we follow. Pero yung traditions lang na align sa Bible. Pag ang traditions na sinusunod natin wala sa Bible, that's a deception. Amen? We also observe traditions. Pero traditions that are aligned to the Bible. It's biblical palagi. Amen? Second is sola Christo. Si Jesus lang. Na-mention naman na ganina. No? Acts 4:12. Salvation is found in no other, in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Si Jesus lang yun. Amen. And the third one is sola gratia. No? Ephesians 2:8. Ibalik-balik pa natin eh. No? If it is by grace, you have been saved through faith. Gratia lang yun, the Lord. Pinaagi sa pagtuo. No? Diligikan sa atong trabaho. Dili tungod kay guwapa ka or guwapo ka, maluwas ka or kugihan ka, no? Dili good, no? No one can boast. And then next is sola fide. Kaning mga five solas, baon ang mga points katong sa Reformation mo ni ang gina-check nila sa mga ginatudlo sa pinakadakong simbahan nga wala na align sa Bible. So five points ni sila nga pinaka-essential, nga kinahanglan tama. Amen? Muna ang mga five points. So, sola fide, meaning faith alone. No? Walay work nga requirement bago ta mag-save. Muna nga, bisag sa hospital na, hapit na namatay. No? Atong istoryahon, padawato na to kay Jesus, wala siya nahimo, diritso na siya patay, di ba? Last moment niya, pero save pa rin. Because faith alone can save. Amen? Katong the thief on the cross, nalansang na siya. Last moment, na-save pa rin siya because of faith in Jesus Christ. Amen. And then, sola gloria. For the glory of God alone. What happened? Okay. Sola gloria. 1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. No? So, tanan natong himuon, lahat ng gagawin natin is for the glory of God alone. Okay? So, walang tao o santo na bigyan natin ng glory or adoration or veneration. Wala talaga. Kasi kanino lang ang glory, ang worship? Kay Lord lang. Amen? And the Lord, when I say Lord, it means God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. One God in three persons. Klaro ba? Amen. So we must be faithful. In teaching, kailangan biblical lahat. Sabi ko nga kanina, in non-essential, minsan nag-iba-iba ang ating interpretation sa non-essentials. We are not perfect. No one is perfect. Kaya mayroong differences, okay lang. Basta non-essential lang. Amen? Because we are all, hindi tayo perfect. Amen? Amen. So, meron ito, biblical teaching, but there is a warning. Revelation 22. Revelation 22, 18, no? And 19. Ito yung warning ni Lord. Sabi niya, for I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. So merong mga simbahan nagtuturo na hindi tama. Ito yung punishment, actually.
When they add things, no? God will add the plagues that are written in this book, ang kanilang punishment, worse punishment for those who are, ano, teaching unbiblical things. And then if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will shall take away his part from the book of life. Tanggalin ni Lord. Ibig sabihin, they are not acceptable in heaven from the holy city and from the things which are written in this book. Amen. So those are warnings pag hindi tayo careful in having the right teaching based on the Bible. Amen. Okay? Devoted to biblical teaching. That's the first point. Second is devoted to fellowship. Ito, fellowship na. Or sharing in a loving fellowship. Sino sa inyo nag-enjoy kayo sa fellowship? Sa inyong life group, di ba? Importante ang life group kasi sa Sunday service, hindi masyado ang fellowship. Nakikinig tayo sa word ni Lord, praise and worship tayo, may fellowship din. But it is in the small group, in your life group, that you can open up, you can share your life, di ba? You can consult a friend. Kung may problema ka, you have somebody to, ano, to minister to you. So, devoted to fellowship. Fellowship in the Bible is koinonia. Was that in Greek? No? So, devoted to a partnership, a fellowship of people who share the same interests or feelings, an assembly of God's, assembly for God's purposes. That's fellowship. At sabi ng Bible, Hebrews 10:24, sabi dito, let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds. So ang ating fellowship, nakaka-encourage. No, we encourage each other. Kung hindi tayo nag-absent sa ating fellowship, sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some. Meron pala talaga. Sabi, tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan ang nag-forsake ng inyong mga gathering, no? Sino ba sa LG nyo ganyan? Huwag nyo lang. But exhorting one another and so much the more as you see day approaching. Okay? Sabi dito sa verse, nakaka-encourage daw. So pag-isipan daw natin, ano ang magawa natin para ma-encourage each other to be faithful sa ating mga fellowship. Okay? So one of the things that you do is, ay, meron talagang pagkain, no? Food is life. Meron talagang pagkain. Meron nga akong disciples noon. Disciple pala. Nagluto talaga siya. Kasi first time niya nag-invite. Marami siyang na-invite. Nagluto siya. Kasi marunong siya magluto. Excited. Pagdating, walang dumating. Siya lang ang kumain. Umiyak siya. Amen? So masakit pala pag nag-invite na hindi kayo dumating. Allah. So nakaka-encourage ang presence nyo. Di ba? Masakit, di ba? Sister, wala ka sa last LG natin kasi may picnic kami. Sister, wala ka sa LG natin kasi nag-running kami. Joke lang. joke lang. Di ba nakaka-encourage? Wow, si sister may na-invite na naman. No, yung ganun. No, nakaka-encourage yan. So sa ating fellowship, we are an encourager or discourager, di ba? Sabi dito sa verse, we must consider how we can spur one another towards love and good deeds. So we encourage each other in doing things na maka-encourage sa iba at ma-invite ang iba at makatanggap sa salvation that only Jesus can give. Amen. So, in this church, we have small groups. We call them life groups kasi about life. We share our life secrets. Sinasabi nyo bang sikreto nyo sa LG nyo? Piliin nyo lang, ha? Diba? Where we feel at home, we can trust. You know the people you can trust, diba? Share food,
We enjoy. Nag-enjoy ba kayo sa LG? Amen. We learn together. Diba si LG, we can share, so we learn together, we can check kung tama pa ba yung sinasabi natin or na, yung mga interpretation natin sa Bible. We can check each other. And then we equip each other for ministry. Kaya meron tayong SOL 1, 2, and 3, my life class, because we are equipping all of us, no, for ministry. For ministry, especially our own families, our own children, our own relatives and friends. Kasi they are the people na binigay ni Lord sa iyo, Christian ka na, wala ka bang gawin para sa kanila? Diba? Practical application of our faith is sharing to our loved ones and friends. That is devoted to fellowship. Amen. Devoted to fellowship. And the last is spending time in prayer. Devoted to prayer. So tatlo lang. Devoted to biblical teaching, devoted to fellowship, and devoted to prayer. A church individually and corporately committed to prayer. So meron tayong overnight prayer. Minsan, ina-announce naman yan kung meron tayong overnight. Ang mga LG, meron ganon. Meron tayong prayer watches, 8 watches. No? Pinapasa yan. Kung wala kayo, magtanong kayo sa mga leaders, merong prayer watches, no? 4 at night and 4 during daytime. Merong mga naka-assign. We pray on our assignment. We pray during our announcement. Kaya 8 watches yan. Meron namang corporate prayer at saka dawn prayer. Sinong umate ng dawn prayer every first Saturday of every month? Amen. So the sad truth is, prayer is a holy habit that many Christians do not enjoy. Sila yon, hindi tayo. Joke. Diba? Nag-enjoy tayo ba? Kaya nga, sweet hour of prayer. Hindi sweat hour of prayer. When it is difficult to pray, all the more we should pray. Amen? Minsan ba mahirap mag-pray? Sabi dito, kahit mahirap mag-pray, all the more kailangan tayo mag-pray. When we start to bend our knees in prayer, the demons start to shudder. Mahadlok ang demonyo. Tungod kay kung mag-pray ta, we are connecting to the power source. Amen? Do you believe that? When you pray, you are connecting to God, and God is our power source. That's why when we pray, we get the power, the presence of God in our life. Amen. Merong istorya, after the First World War, nanalo ang England, Great Britain, di ba? The Great Britain, nanalo sila. At meron silang mga kaibigan, mga Arabs na tumulong sa kanila sa giyera, no? Kaya after the war, First World War, invite nila yung mga Arabs sa London para magpasalamat. At siyempre, gi-check-in sa mga magagandang hotel sa London. Okay? Then doon sa kuan hotel ng mga Arabs, masayang-masaya ang mga sundalo, mga generals, matataas ang ranggo ng mga Arabic soldiers. Kasi sa bathroom, ang malakas ng shower at saka bathtub, maraming tubig. Di ba sa Arabia, walang tubig? So, na-amaze sila sa mga shower at saka bathtub. Lumalabas lang ang tubig galing sa faucet. So, while they are roaming around the city, napunta sila sa isang hardware, nakita nila na marami palang available na mga faucet at saka shower doon sa hardware. So, silently, bumili sila ng marami, faucet at saka shower. At dinala nila pa uwi doon sa Arabia, sa Saudi Arabia. At dinikit nila sa kanilang mga banyo, yung shower at saka faucet. Ang nagtaka sila, walang tubig na lumalabas. Bakit walang tubig? Kasi hindi connected sa power, sa water source. Akala nila, lumalabas lang ang tubig sa shower at saka sa faucet. Amen? Walang connection, okay? Prayer is connecting to the power source, and that is God. Amen? Sabi ng James 5:16, the prayer of the righteous man is powerful and
effective. So tatlong benefit sa prayer, no? Tatlong benefit. Pag nagpray tayo, it changes our focus. No? Prayer changes our focus. James 5:13. Is anyone among you in trouble? Let them pray. 'Di ba minsan pag marami tayong problema, ang problema lumalaki, nagiging higante. No? Causing us na ma-discourage, makalimutan natin nandiyan pala si Lord. Mawalan tayo ng pag-asa. Mawalan tayo ng joy. Pag nagpray tayo, bumabalik ang focus natin kay Lord. So prayer changes our focus. Amen. Okay. 'Di ba? Marami na tayong problema. Pero bakit ngayon nandito pa tayo? Amen. Nandito pa tayo kasi nandiyan si Lord. So keep your trust in the Lord. Amen. Keep your focus on the Lord. Amen. Prayer changes our focus. Another one is prayer brings us closer to God. James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. No? Pag nagpray tayo, we will be closer to God. Kasi prayer builds our relationship with God. So it brings us closer to Him. And the last, prayer with thanksgiving brings peace. No? So tatlong bagay ang benefit ng prayer. Maiksi lang. Prayer brings us to focus on God, not on our problem. Second, prayer brings us closer to God. And prayer gives us peace. In Philippians 4:6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. If you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Amen? Marami tayong wants. Tama ba? Gusto ko ito, gusto ko yun, gusto ko yan. At dahil sa worldly desires, they cause anxiety. Di ba? Ang dami nating gusto, kaya marami tayong inuutang, kaya nawala ang ating peace. But prayer can bring back peace. Amen? Tama ba? Amen. Saan ba galing ang anxiety natin? Dahil marami tayong gusto, di ba? Minsan nga nagturo ako ng yung financial management. Gusto yan ni Tura, paulit-ulit magturo ng financial management. Pero sabi ko, ano ba talaga ang financial management? It is simply, in one word, discipline. Diba? Discipline lang talaga ang financial management. Do not spend the money you have not earned. Diba? Ganun lang yan. So, manage mo na ang buhay mo. If you only spend what you earn and save a little for emergencies. Amen? Hindi rocket science ang financial management. It is simply discipline. Amen? So, God answers prayers. In this church, marami rin tayong mga testimonies about God answering our prayers. This facility is one. 17 years of praying and waiting for God's timing. Binigay rin ni Lord. Amen? This facility, this is worth 35 million, no? Amazing. Yung inumpisahan, ang pera natin is only 7 million. Pero natapos in 2 years at 1 year and 9 months. Yeah, almost 2 years. Minsan tama rin si Tora sa numbers. Amen. Congrats. Another one. Miraculous healing. Di ba? Sabi ni Tora kanina umaga, ako ang unang example dito sa COVID. 3 years ago, anniversary ngayon yung month, July yun eh. Amen? 3 years anniversary na unta. 3 years ago, July. No? So, marami pa. Si Pastor Chito, another miracle. Guwapo pa rin siya. Munting nang maoperahan ang kanyang mukha.
Another one is si Pastor Ed, no? Okay? At marami pa na mga miracle healing dito sa ating ministry, di ba? At yan ang topic natin next Sunday, the miracles that happen because nandito si Lord. Amen? At mga answered prayers for provision, no? Mga promotion, mga trabahong pinag-pray, mga restored marriages. Okay. Dati kanuna yung away. Karon sige naglabing. Mga changed lives, mga buhay na binago ni Lord. At mga ministries na dati ikaw lang talaga, wala kang pakialam sa ibang Christian. Pero ngayon marami na kayong disciples. 'Di ba? Kung saan-saan ka na pumupunta just to share the word of God. Binigyan tayo ng fruitful ministry. Amen? Of course, hindi smooth ang transition. God exposes us in doing everything for God. Gina-expose din ni Lord ang ating mga weaknesses. At along the way, binabago ni Lord ang ating mga puso. Amen? Amen. But God is good. He always answers prayers. Sabi ng James 4:3, "And even when you do ask, you don't get it because," bakit daw? "Your whole motive is wrong. You want only what will give you pleasure." Mayroong mga bagay talaga na hinihingi natin na hiniibigay ni Lord kasi ang motive daw natin is wrong. You only want pleasure. But kung ang pinag-pray natin is aligned to God's will at it is good for us, He is a good father, no? Daddy talaga siya. Alam niya kung ano ang bagay ibigay sa kanyang mga anak. Amen? In conclusion, simple lang, tatlo, no? Tatlong points para totoo at buhay tayo na simbahan, whether individually or corporately, no? Pito ang pag-usapan natin, but this afternoon, tatlo, devoted to biblical teaching only. Second, devoted to fellowship. Nag-enjoy ba kayo sa fellowship nyo? Amen. And third is devoted to prayer. Faithful ka ba sa prayer time mo kay Lord? Amen. Amen. May I ask the first timers to stand? Piling tumayo ang ating mga first timers. Huwag kayong mahiya. Yeah. Tayo lang ha. Tayo lang. Sa i-review natin dito sa Book of Acts, nag-preach si Peter, di ba? At makita natin dito kung paano ma-save from these verses. Sabi dito sa Acts 2.36, pwede kayong, tayo lang kayo, sandali lang ito. Don't worry. Sa Acts 2.36, sabi dito, "So let it be clearly known by everyone in Israel that God has made this Jesus whom you crucified to be both Lord and Messiah." So yun ang preaching ni Peter. Na Jesus is who? The Messiah and God. The Lord, meaning God and Messiah. Yun ang preaching ni Peter. Verse 37, "Peter's word convicted them." Tinamaan ang mga tao deeply. "And they said to him and to the other apostles, 'Brothers, what should we do?'" Anong gawin natin? Okay? First, para ma-save tayo, number one, R. We have to recognize we are sinners and we need a Savior. No? Anong gawin natin? So they recognize. Anong gawin? We have to recognize that we are sinners and we need a Savior. Kayo, kamo nga nakatindog, do you recognize that you have sinned? Baon niya, kinahanglan yun natong Savior, kitang tanan, tama? Another one in verse 38, Peter replied, "Each of you must turn from your sin and turn to God." So we have to ask God for forgiveness. Okay? Ask God for forgiveness. A. And then, slide please. Ask God for forgiveness. And then T. Turn from sin. Pag saved na tayo, we cannot go on sinning. We have turned away from sin. Hindi natin alisin natin sa ating buhay yung pagkakasala o pagkakamali. Okay? Of course, magkamali pa rin tayo. But we turn to God for help. Turn from sin and turn to God. And letter C, the last is confess.
Jesus as Lord and Savior. Yan ang gagawin natin. And last verse, Acts 2:41, and those who believe what Peter said were baptized and added to the church about 3,000 in all. Ano nangyari? They are added to the church. Pag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, kasama na tayo sa church. Mga taong saved. May totoong relationship kay Jesus Christ. Amen? Amen. So let us pray. No? Ganyan ang added to the church. Pag natanggap na natin si Jesus sa buhay natin, kasama na tayo sa church. Hindi kailangan na kasama ka sa isang grupo na ang building daw ang akyat sa langit. Hindi. Maiwan ang building natin pag na-rapture tayo. Amen? So let's pray, mga first-timers. Follow after me with this prayer. Ginoo, akong gidawat nga ako nakasala. I am a sinner, Lord. O kinahanglan ako og Savior. Nangayo kog pasaylo, Ginoo, sa tanan ako ng mga sala. Sa butang ako nahimo, sa mga pulong ako nasulti, o sa mga nahuna-huna na ako nga hugaw. Pasaylo ako, Lord. Lord, tabangi ko nga dili na magpakasala. Tabangi ko, Lord, to obey and follow Jesus Christ. To turn to you. So, karong hapon, with all my heart, I confess that I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. And thank you, Lord, because today, ang akong ngalan, imong gisulat sa libro sa kinabuhi. I am included in the church, ang simbahan nga imong banhawon, one day to live with you forever. And today, Lord, akong gisalig ang akong kinabuhi sa imuha. O Lord, tabangi ko nga magtubo o mahibal-an pagyud ka sa mas lalong pagyud. Pinaagi sa pagtuon sa imong Bible o pag-attend o fellowship para doon ako'y mga friends nga makatabang sa kuha o sa pag-ampo directly sa akong Ginoong Jesucristo nga akong Diyos o manluluwas. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Can we all stand? Pwede tayo lahat tumayo. Three things lang yun to remember sa ato ang giistoryahan karong hapon. No, as a church, as a Christian, three things to remember. To be careful that everything you accept kung saan man, anong grupo or sa YouTube man or sa internet man, lahat biblical lang. Biblical teaching lang. Is that amen? Pangalawa, are you genuinely faithful in fellowship? Kailangan mo ang fellowship. Dahil sa fellowship, sa LG, sa fellowship natin, matulong matabangan ka o makatabang pud ka. That's the purpose of fellowship. And the third, always be connected in prayer to God because He is the only power source we have. Amen? Let us pray. Lord, thank you for your word. As your people are standing, Lord, nakita nimo ang ilang mga kasing-kasing. Lord God, we need you in our lives. Help us, God, to grow deeper in our knowledge of you through the scriptures, through the Bible. And help us, Lord, to enjoy each other, to encourage one another, and to not neglect, Lord, our assemblies, because it is where may encourage me, and we can also help another person, especially our friends and families, Father God. And Lord, thank you that we can pray and connect to you, and thank you for this truth, that you are God who answers prayers. If it is your will, if it is good for us, you will give it to us, Lord. Lord, help us to pray for things that are good and that will honor your will for your people. Thank you, God, for this afternoon, for your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord.
ang lingkod ta. What time is it? Let's read together 2 Corinthians 9, 6 to 7. Again, 2 Corinthians 9, 6 to 7. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Let's pray. Heavenly Father, all good things come from you, and we give because we worship you and we honor you with our finances, Father. Receive, Lord, and I pray, Father, that you bless the work of each one's hands. Bless those who will give this afternoon. We thank you. We bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's give. Isang maganda at malamig na hapon sa lahat at welcome to Christian Church Fellowship International. Welcome especially to our new friends this afternoon. Stay tuned for our announcements. Take note of our Sunday service schedule. We have 3 services, 10 a.m., 2 p.m., and 5:30 p.m. We will post our recorded service later this evening in our Facebook, Instagram, and YouTube account. Join us in our Don't Fear meetings. It is every first Saturday of the month, 5 a.m. Posted on screen is a BBI account, GCash, and PayMaya number in case you find it more convenient to give online. And a happy, happy birthday to those who are celebrating their birthdays this week. Happy birthday! Amen. At ang lahat ng members ng True Church, tatayo. Yan. Come on, let's raise our hands and let's be in the receiving mode and let's declare the Lord's blessing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and peace.
everyone. God bless us all. See you next week.